Yo. Yo. It's 6 a.m. Oh. Masyadong nakatulog. Sabi ko iniisip. Hirap din. Dati lang ay. Katabi ako lagi. Lagi may gumigising sa akin. Every time na gumising ako, may nag-good morning. May gumigis. Nakakamiss din. Oh yeah. Today. Nakakamiss talaga yung mga miss mo talaga yung mga. Kasi tagal, simula nang naging kami. Every morning, kiss ang gumigising sa kanya. Sila lang naging tapos. Sila kahit nung early morning. Kiss ang gumigising sa kanya. Tsaka, pamimiss niya talaga eh. So next, ano ba yan? Pisa pa lang. My gosh. Ayoko mag-reaction video. Actually, ayoko panoorin eh. Alam kong sinabi na kasi ng mga tao na kaya. So, sige, tuloy ka ba? Tuloy ba natin? Sige, tuloy natin. Yung mga favorite places namin sa Manila. So, yeah. Tadaling ko kayo doon. Susama ko kayo. So, samahan niyo ako. Oh. Wala yung ano ah. Kiss and love, kinak na jig. So, ngayon, papunta kami na BGC. Nandito tayo ngayon sa San Juario de San Antonio Park sa Manila. Oh my gosh! Yung simbahan na yan, yan yung chapel na yan, halos kahit madaling araw, halos everyday. Pag sobrang missing talaga, walang time. Tsaka lang kami hindi nakakadaan. Pero talagang pag may time, madaling araw, pumupunta kami dyan. Yan ang naturuan ko siyang lagi pumupunta dyan. Tapos nagdadasal ko sa chapel na yan kahit madaling araw. Lagi. Favorite place ko yan. Dito kami usually nagpa-pray. Usually madaling araw kami pumupunta dito ng asawa ko ni Jelay. Pag nakakatanggap kami ng blessings, dito kami lagi nagpa-thank you. Pag may mga problema kami, dito rin kami pumupunta para humingi ng help and guidance. Maganda siya mag-isa. Check natin. Oh, nagdasal siya mag-isa. Mag-isa na lang siya. Dati dalawa kami, tabi kami siya. Wow, bagong ahitin. Ano ay, dito ah, batok ka. Binek ka. Ay, hindi pala binek, di batok. Batok ka yan pala mo. So, ayan. Nag-pray ko lang yung mga mahal ko sa... Ayos, porma. Starter pa ka. Starter pa. Thank you din sa mga blessing. Humingi ako ng guidance. Good. Tala natin, may papang lugar. Sa araw. Tama yan. Patuloy mo yung pagdadasal mo. Pray. Pero malapit na tayo dun sa Maya Canyon. Pag nakita mo na yan, alam mo nung malapit ka to sa kabihaslan ng Maynui. Hindi ko lang alam kung nandito pa yung canyon na yan. Pero ayun yung palatandaan ko. Pag nakita ko na yung canyon, malapit na ako sa kong... Canyon? Ayun yung canyon na sinasabi. Oh, Philippine Army! So, dito na tayo sa Maynui. Papakita ko sa inyo kung saan kami unang nag-picture. Dito, sa part na to. Diyan yung isang part nung sumayaw sa Ayersos, hayaan mo sila namin. And dito, yung unang picture namin. Dito, diyan sa strip na to. Yung unang picture na, na wala ako sa camera, pero nakahawa ako sa kamay niya sa talibid pa siya. First picture yon. Galing ko kumanta siya din. Tapos, yung ginagawa namin yung video na yan, sobrang tawang-tawa siya, pero pinipigil niya. Habang kumakanta ko, sobrang tawang-tawa siya. Hanapin niyo kung gusto niyo yung tingnan sa Facebook. Kasi nung mga moment yan, hindi kami nag-upload sa YouTube. Hindi namin naseryoso yung YouTube. Wala, puro Facebook lang. And in my arms, oh yeah. Yung, kamusta? Kamusta pala yung babae dun. Galing na galing sa akin kumanta. Parang punta tayo dun sa favorite namin kinakailangan na linggo-linggo, walang palya na doon. Sa isang linggo siguro, isa at dalawang beses kami kumakain dito. Kahit siya yung tanongin mo, ito yung sasabihin niyo, pinaka-favorite niya na kainan. Alam niyo naman yung kumain. Grabe kumain yan. Sobrang daming kumain nun, pero yung katawan niya, ganun pa rin yung hupo. Di rin nag-gym yun, men. Swerte talaga, swerte. Sobrang lakas kumain, di nag-gym pero sexy. Oh, sexy pa rin, sexy pa rin. Actually. Aww. Hello, Ami. Hello, Sa. Hoy. Ngayon
Oh my gosh, si ate, namiss ko siya. Tumaba na si ate. Ang payat lang yan dati. Sir, karabang steak, dynamite. Pwede. Pero dynamite si sir eh. Sige. Dito kasi kami lagi kumakain, di ba? Yes. Di na tayo pala. Regular guest na namin si sir. Tayo ng pinabaan ni ate ah. Okay, so... Sarap! Pag kaming dalawa, kill sa amin to. Man. So yeah. Tayo ngayon. Hindi na ako order ng crab kasi hindi ko naman alam paano i-crab yun eh. Siya usually nagbabalat and nagka-crab ng mga crabs and all that. So, ayun. Solid pa rin yung bago shrimp. Yung lasa niya, ganun pa rin. Still, my favorite food dito sa Pinas. But, it's not the same without my foodie partner na sobrang lakas kumain. Nakaagad. Tanggalisa ng eyelash. Sinasasarapan ako sa kinakain. Tada subukan, sarap. Sumasayaw ako. Sarap ng bago shrimp. Sobrang lakas kumain nun. Tapos non-stop. Yun din nagbabalap ng mga hipon, mga crabs, mga ano. Oh my gosh! It was nice. Ang cute ko doon. Taba-taba ng pismi ko naman na doon. Unang pinakita niya ang papayampayat namin. Doon sa pangalawang taba-taba na ng pismi. Yung pink pa yung buko. It was nice but it's not the same without my wife. Hindi siya kaparehas. Ang mismo wife, I guess. Dito naman sa parking na dito namin ginawa yung knock-knock ni Ompa. Yung hold-up video dito yan. Dito namin ginawa yun. Ibang condo na to. Oh my gosh! Nakakatawa to. Nakakatawa yung video namin yan. Sobrang tagal niyan. 2016. Nakakatawa to. Hold up ang title. Try yung panoorin. Sa Facebook. Masa Facebook. Jolay Hold Up. Siguro. Siguro Hold Up. Try ayaw. Hindi ko na alam kung anong title niya. Kung nandun pa. Ito namin ginawa yung No Games ng XP. Parking lot. Kasi sobrang gabi na nun. Wala pa kami mga ilaw nung panahon ngayon. Kaya dito namin ginawa. Jelay nag-suggest na doon na lang gawin sa parking lot. Dito namin ginawa yung ano, lap smash ni Kuya Jobert dito yun. Oh! Alam mo lo? Alam mo? Di naman gagawin ko. Beast mode ako ha? Oh! Alam mo, Jeff ka! Oh! Alam mo? Abutan kita! Kawawalupin kita! So yeah, ito yung dati namin kondo. Forbeswood Heights. Diyan mismo yun, pre, ano? Yan, Mindanao yun ako mga sa mismo yun. May nakatira ng iba. Kasi sobrang dami namin ginawa dyan. Yung kasama sila Jomar, kasama sila Pay. Sobrang dami namin ginawa dito. As in, sorry. Laking part ito. Tuwing gabi, dyan din ngayon pumupunta. While eating Krispy Kreme. Dito yun. The Villaggio. Kung saan yung scene ko sa No Game. Dito yun. Dito siya natapa. Di ba? Dito ba dito? Kita nyo naman, tingnan nyo yung Chapo. This is where we did it. Dito nagsimula ang music career ko with X Battalion. Last year, na-hospital din ako. Tapos yung mama at papa niya, saka yung mga ate niya, yung nagbantay sa kanyang palaga sa busy na siya nun eh. Sobra. Siya kasi, sakitin siya eh. Sakitin talaga siya. Lagi siyang nagkakasakit. Tapos pag nagkasakit siya, hospital agad, ganun siya. Tsaka ano, himatayin. Tsaka oo, parents ko nagbabantay. Family ko, kapatid ko, yung mga tita ko talagang dinadala ko siya, binabantay. May mga taping. Pero pagtapos ng taping, doon siya natutulog sa ama. Mas malaki pa nga yung pwesto niya sa ama sa hospital kaysa sa may sakit din. Kita niyo yung mini-stop na yun. Diyan naman yung video namin nung ano, yung na-hospital ako sa pagtatae. Si Jelay din nagdala sa akin sa hospital. Siya rin nag-alaga sa akin. Nakakamiss din na may nag-aalaga. Ayan, yung picture na yan. Ano yan, may taping ako. Tapos, sobrang pagod ko. Tabi kami sa bed, sa hospital ako. Na-confine sa hospital ako, dumidiretso. Ganyan kalaki yung space ko pala. Hindi ko alam. Napagkakamala na akong pasyente ng mga pumapasok na nurse. Tsaka doktor. Hospital ako, few weeks ago lang. Ano, may nararamdaman ako sa ano eh, sa victim. So, ako lang mag-isa. Nakakatakot na ikaw lang mag-isa doon. Since pamilya ko, wala rin dito. Pakapamilya ko lang dito, Hong Bi, saka yung mga tita ko. Pero may sarili-sarili silang buhay. So, siyempre, trabaho. Ako mag-isa doon, man. So, Hong Bi din, may trabaho si Hong Bi. BGC, naging malaking parte ito na relationship and careers namin. Dito nagsimula talaga. As in, ito yung go-to place namin para sa music video, para sa videos, para sa skits. BGC was the place para dun sa mga bagay na yun. Nakakamiss din maglakad dito na kasama ko yung kasawa ko.
ko lang napatunayan na tunay at totoo pala ang kasabihan ng matatanda. Na makikita mo lang ang halaga ng isang bagay kapag wala na to sa'yo. Importante, mahalaga, parang partner ko, wala na sa tabi ko. Yung pakiramdam na parang nawalan ka ng armas, nawalan ng panangga sa gitna ng isang napakatingding digmaan. Isang pakiramdam na dati ay lagi lamang nasa tabi mo, kailangan man o hindi, ay laging nandyan. Pero biglaan na wala. Namimiss ko. Sobrang namimiss ko. Alam ko naman na sa ngayon, hanggang tingin na lang ako sa mga masasayang picture namin eh. At hanggang ngayon, parang sawang nagdarasal na sana balang araw magkaroon siya ng space sa puso niya na mapatawad niya ako. Hanggang nood na lang sa mga sandaling kami masaya, kasama, sa mga vlogs, old videos namin. Sobrang dami kong napagtanto. Sobrang dami kong pinagsisisihan. Sa bawat pagkakamaling nagawa ko, sa mga kalokohan, sa kayabangan ko, oo, may alam ka. Sa babaero. Babaero. Sobrang bait niya kasi. Kaya masyado akong nakampante. Pero sa lahat ng babae na kasalamuha ko, iba talaga yung pinakasalam ko. Sobrang swerte ko na eh. Pero nasayang ko. Sa bawat oras na naiisip kong minsan kung nasaktan yung taong walang ibang ginawa kundi tulungan ako at mahalin ako ng tapat, naniniwala ako at ang bagay na nangyayari ay dahilan ng Diyos. Kaya na siguro ito binigay sa akin para matuto ko. Napakarami kong natutunan. Isa na dun yung huwag ipagpalit ang panandali ang saya sa panghabang buhay mong ikasasaya. Maiksi lamang ang buhay natin. Kaya kung mahal mo ang isang tao at alam mong siya na ang para sa'yo, huwag kang mag-aksaya ng oras para gumawa ng mga bagay na ikakasira niyong dalawa. Pahalagahan ng oras at gamitin para makabuo ng pangarap, makabuo ng pamilya, memorya na dadalhin mo habang buhay. Take it from me. Araw-araw kong pinagsisisihan at pinagdurusahan na nawala sa tabi ko ang asawa ko dahil lamang sa kapalpakan at mga maling desisyon na nagawa ko sa buhay ko. I hope may mga natutunan kayo sa akin sa vlog na to. It's your boy King B, aka John Gutierrez, half of Team Jolay. I'm out. Sorry guys, sorry, my loves.